umaga sa ating lahat at dagdag narito pa tayo para sa isang siguro diskusyon, ano? Talakayan at particular may kinalaman sa social media, no? Ano yung itsura ng social media ngayon? Particular ay popular, ano, sa Pilipinas, Facebook, no? So, kukuha tayo ng mga data mula sa Facebook at sisikapin natin pag-aralan, no? Tingin natin. Alam niyo, alam ko naman, medyo familiar kayo dito sa ganitong klaseng mga method, no? At yung siguro yung isang maibibigay dito ay pagtalakay sa isang particular na usapin sa isang particular na pagkakataon, ano, sa ating nakaraan, ano. Kumbaga, ang sakop ng ating tatalakayin ngayon ay itong nakaraang dalawang taon, ano, o dalawang taon sa panahon ni Duterte, na ngayon syempre ay papunta na sa SONA, ano, bagong SONA itong darating na July. Ano. So, papaliwanag ko lang yung method, ano, na ginagamit natin para sa ganitong klaseng analysis, no. So, unang-una, ang sinikap natin gawin ay hanapin ang pinaka-aktibo, pinaka-buhay na mga matatawag na pro-Duterte Facebook pages. Ano? Ngayon, paano natin ma-identify na pro-Duterte Facebook? Or else, siguro, may pagka-interesado kay Duterte. Ang gagawin lang natin, mag-hanap tayo ng mga group, ano, sa Facebook, search lang naman yan, na makapagpapalitaw ng mga pages na nakapangalan o may pangalan na Duterte. Napakarami, napakarami ng mga pages na yan. May mga iba na napaka-popular, napakaraming tumitingin, napakaraming mga friends, ano? May mga iba naman na parang patay na, napakarami din yon, o mga ilan-ilan lang yung mga naka-network doon. Kaya, ngayon, sinikap po hanapin ay yung kumbaga yung sampu, ano? Na pinaka popular, pinaka buhay. At yung gamit kong sukat para sa pinaka popular at buhay ay yung number of page likes, ano? Dahil yun lang naman ang ibinibigay sa inyo ng Facebook kapag kayo ay mag-search, ano? So kita niyo yan, ang pinaka mataas ay Rodi Duterte, ano? Na merong 4,341,630 page likes. Incredible, di ba? 4 million, no? With, kita nyo yan, no? Very weird. 4 million, around 4 million page likes, and yet, 347 posts lang. Ano? Kasi yan. Pero parang ito, lalo na nung panahon ng eleksyon ni Duterte, ay yung kanyang official na page. Kung saan inalabas niya yung mga development doon sa kanyang pagtakbo o hindi pagtakbo sa pagka-pangulo. Nandiyan lumalabas mga pangunahing mga anunsyo, ano, kaugnay din kay Sara Duterte at iba pang mga malapit na politiko kay Duterte. Number 2, President Duterte supporters, ano, may 1,426,944, ano, na mga page likes, no. Na kita niyo, very very odd, no. 75 ano lang posts lamang, no. Kaya sa mga ganyan, pagka pinag-aaralan natin yung ganyan, parang mapasin natin, baka may mga data anomalies dito sa ganitong klase ng mga pages, ano? Baka may mga artificial na nagagana, ano, sa isang banda. So ito yung mga top, ano, masasabi natin doon sa bilang pa lamang makita yung page likes hanggang umabot tayo sa merong Rodrigo Duterte lines, ano, na may 462,340 page likes na may 1,334 posts, ano? That's number 10. Ngayon, so hindi natin pabibigin lahat. Ngayon, interestingly, ay na-introduce ng Facebook ang mga reactions. Basically, around 2 years ago. Ano? Ngayon, parang napaka-normal na ng reactions sa atin. Oh, angry, oh, sad, yes. No? Oh, happy. Parang we can't do away with them anymore, no? Parang yung like, hindi na yung sapat sa atin, no? Like. Parang medyo boring na, no? Pero ngayon, ay pinasok nga ng Facebook nitong nakaraan, around 2 years ago, no? Ang June 2016, ang mga iba't ibang mga reaction. No? So, ang ginawa natin dito, kinuha natin yung top 10, yan pa rin, 1 to 10 pa rin yan, na Facebook pages na maka-Duterte, and then we look, no? At yung iba pang mga data na kaunay doon. Diba? So, ilan yung reactions sa kabuuan?
na nakuha nung web page na yon, di ba? Facebook na yun, Facebook page. Number of comments, no? For example, yung ating rank 1 na Pro Duterte page ay merong 149,969 comments, no? Tapos, ang interesting dyan, makita niyo yung mga shares, likes, loves, wows, hahas, sads, at saka angries, no? So you can look, actually, at all that, no? Ngayon, ang interesting sa akin, o para sa inyo siguro, pag-isipan nyo, kung paglalaroan natin yung sabihin ng mga reactions na ito, no? Sa panahon ni Duterte, ano kaya yung pinaka-interesting na pag-aralan na reaction? Ano? Naisip ko, hindi ka angry. Yeah, di ba? What are the angriest? Ano? Facebook? O Pro Duterte? Pages? Very interesting, angry, ano? So let's look at angry. Ano yung pinaka-angry na Duterte pages? So you can see, ito yung 1 to 10 pa rin, ano, ng popular, ano, from the most popular to the least one, 1 to 10. Pero ang naka-rank ngayon, yung nakita nyo yan, ngayon dyan sa graph na yan, ay yung angries, ano. So makita nyo, there are, look at that one, no, more than 140,000 angries, yung pinaka-mataas. No? So parang at one point, mapapansin nyo naman sa data, nasa simula, parang hindi pa gaanong komportable ang mga tao doon sa mga angry-angry niya, puro like pa rin ang kanila mga pinipindot, ano? Pero pagdating ng panahon, talagang active na rin yung mga tao. Angry, no? No? So, ano yung napapakita nito sa, kumbaga kung ni-rank natin yung most popular 10, tapos nakita natin pinaka mga galit. Ano yung interesting dito? Alam natin kung ano yung pinakagalit ng mga Duterte Facebook pages. Now, maybe that's interesting, maybe that's not. Now, pero, siguro, pwede mong nakitan yung ganong klase information. Now, paano kaya sabihin ng galit na galit na Duterte page? No? Sige. So, makita natin, 753, you know, kumbaga, yung 7th most popular, that's the angriest Duterte page, di ba? The 5th most popular is the 2nd most angry and Duterte page. And the 3rd most popular is the 3rd angriest page. No? Yan. So, ngayon pag gumawa tayo ng scatter plot, ano, noong number of comments with the number of angry pindot, di ba? Kita nyo, they sort of correlate. Ano? So the more comments there are, the more angry the actors are. Yung urge, ano, na tayo ay mag-comment, ay may kinalaman din sa angriness na nararamdaman natin. So they sort of correlate this kind of data. So this is a graph coming from number 5, no? The second angriest Facebook page, no? For Duterte. Ngayon, what is this? What is this graph, no? So yung kanyang x-axis ay, kumbaga, lahat ng mga comments, ano, through time, ay naka-organize chronologically, no? Malaking-malaking text file yan, no? Malaking text file yan. At, ang yung x-axis niya represents from the first word of these comments and until the last word, covering 2 years, ano? So, yan yung kanyang flow, chronological, no? Ng mga comments. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng mga ng graph na yan? Meron kasing, ganito yan ang mangyayari dyan, meron pang scan window. Ano? Scan window, ang ginagawa niya ay, yung scan window is 1,000 words long. Ano? So, ang ginagawa ng scan window, kumikilo siya mula sa unang bahagi ng text hanggang sa dulo. Ano? One word at a time. Ano? Ang ginagawa niya, kapag doon sa first window, 1,000, first 1,000 words, sabi niya, ito yung setting niya dito, no? Meron bang CHR na lumalabas dito? Ano yung CHR? Commission memorized, no? Sabihin nung scan window, meron bang CHR dito? Meron ba? Ay, wala. Zero. Pag nag-book siya ng isa pang step, meron bang CHR dito? Ay, meron. One. No? So, makita niyo dito, yung presence ng CHR,
nasa comments chronologically. Ano? So makita nyo dyan, pagka nag-move yung window mula through time, ano, across this data, makita nyo yung, ano sabihin niyan kung maraming CHR? Ibig sabihin, pinag-uusapan. Ang CHR, doon sa Facebook page nyo at that moment. At kita nyo, wow, may malaking flurry, ano? Kumbaga, ng CHR discussion dito sa bahagi niya. Ayun, siyempre, data yan. Paano natin na-interpret? At paano natin maipapaliwanag kung paano nangyari itong malaking flurry na ito na doon sa susunod na bahagi, meron pang isa pang peak. Ano? Manipis nga lang yung peak niya, hindi tuloy-tuloy ang naging diskusyon, pero mataas. Ano? 16 occurrences in one scan window. Scan window is 1,000 words. That's basically just around 3 pages. Tapos 16 times, dumilitaw ang CHR. Di ba madalas yun? Di ba? 3 pages, double spaced, 16 times dumilitaw ang CHR. Ano? Parang ganyan. Dito 14 ang peak. Na ma-sustain itong unang parang plateau. Ano? So, kito nyo ito, ah, may nangyayari, usap sila ng usap tungkol sa CHR. Ano, it's taking some time, no? Bago nila ma-process ng maigi, ano? Yung pag-uusap-usap nila. Of course, like any other conversation, umabot sa dulo yung conversation na yan. Becomes boring. Using the same process, martial law, ayan. So, makita nyo, may mga peaks din doon sa loob ng dalawang taon na data na yan. No? Yan, napakataas nga nung peak dito sa una, nung unang bahagi. Halos siguro, 27 occurrences, no? Of martial law in that short amount of time. No? Makita nyo. Tapos, parang may dalawang peak na tila medyo sustained. Ano? Di ba? Yung paglitaw niyan. Ano? May relationship, ano? Sa ating, kung nagbabasa tayo ng dyaryo, may relationship sa ating diskurso ang CHR at saka martial law. Ano? Kumbaga, lagi-lagi, ano? Sa ating mga diskusyon o sa diskusyon ng popular na mga usapan ng publiko, na nakakawin ang CHR at saka ang martial law. No? Ngayon, particular, paano yung pagkakawin nila? Ito yung usapin. Paano magkaugnay ang dalawang usapin na yan dito sa data na meron tayo. No? Ngayon, pakitaan ko yung isa pang kakaiba ano, na phenomenon ano, dito. Paano kaya kung ipagsama natin yung CHR graph at saka yung martial law graph? Yung orange, yun yung martial law, yung green, yung blue, yan yung CHR. Diba? Kakaiba. Kakaiba ang itsura niya. Ano? Dahil yung malaking valley sa gitna ng dalawang martial law peaks, yun yung inuukupa ng CHR discussion. Diba? Ano, pwede niyo mag-isipan kung paano yun ma-interpret, no? Pero parang kakaiba nga. Parang kung isipin natin, dito sa bahagi nito, ang pinag-uusap, martial law, tapos bigla, CHR, no? Tapos biglang, martial law ulit, no? Paano kaya nangyari yun na biglang parang kumambyo yung usapin, tapos biglang kumambyo ulit. At kumambyo sa pamamaraang maramihan. Ano? Hindi yung hiwalay lang, o kaya parang mga random, ano? O kaya parang nagkataon lamang, di ba? Kasi maramihan yan. Ang partisipasyon. Tulad nga nakita natin, milyon, di ba? Ang mga pumapasok sa mga usapan na ito, nag-click, nagla-like, ano? At iba pa. No, kaya tingnan niyo yan, no? Siyempre, pwede niyo pag-isipan, paano kaya nangyari ang ganitong bagay? At na iba't iba tayo siguro may isip, ano? Na dahilan. Pwede isipin ng iba, ano? Meron kayang intelligence sa likod niya, ano? As Ian sabi. Oh, mga hepe, ngayong araw, pag-usapan natin martial law lang, ha? Ganyan. Okay, martial law, ha? Tapos sabihin na, naku, ayon sa balita, may ganito. Ano muna tayo? CHR, ha? CHR, no? So, ayan, CHR. Kung nakambil CHR yung mga tao. Tapos pagpatay na yung CHR, no? Durug na, ano? Oh, mga hepe, martial law tayo ulit, ha? Di ba? Para pinong isipin yung ganong klaseng intelligence, no? Sort of, ano, operating behind this. Ano?
Ngayon, gusto kong tingnan, ano yung mga explanation para sa ganitong klaseng, ilang explanation para sa ganitong klaseng phenomenon, ano? Tingin natin, ano kaya yung nangyayari dun sa yung part na nagko-correspond dito sa mga comments para sa CHR. Ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin, maliban dun sa mga comments na marami dun sa area na yan, na natala kay CHR, tingin natin, ano yung mga posts? Yan, ano? Ano yung mga posts na konektado doon sa comments. Ito yung CHR peak. Ano? Ito yung pangunahing tinutukoy na CHR peak. So, ito ay pinost noong May 28, 2017. Ano? May 28, sa kita nyo naman, OFW GME, OFW Global Movement for Empowerment. No? Yan. Global Movement for Empowerment. Anyway, ayan yun. Yun yung ano na to. Yan yung kanyang corresponding post, right? Tingnan nyo yung nasa baba, no? Maliit masyado to, no? Pero pinost noong May 28, 2017, 1:18 ng hapon, no? Pati oras na riyan, nakatanggap ng reaction na umaabot sa 13,329, 11,722 na comment. Ito yung number one na kinomentuhan. 11,722 na comment, 16,895 na share, 3,287 na like, 26 na love, 188.98 na wow, 4,248 na haha, 78 na sad, at 5,491 na angry. Galit na galit ang mga tao nung nakita nila itong post na ito sa OFWGME ano na page, ano? Ngayon, pasinin niyo yung petsa, no? May 28, 2017. So, May 23, 2017, ang petsa ng unang engkwentro ng AFP at ng mga maute sa Marawi. 5 days earlier. Ano? So, naganap yung engagement ng maute sa kanang AFP. Tapos, makaraan ay lumabas ito. Breaking news! Ano? May bagong banat si Eta Rosales kay President Rodi Duterte. Ang sabi ni Eta, unfair daw sa Maute group ang airstrike. Kawawa naman daw sila. They should be treated with care, compassion, and dignity. Ano? Yun yung sabi daw ni Eta Rosales, no? Tapos nasa baba, sabi ng mga nagpost, kayo na po bahala, kumusga. Ano? Ayan. So, kapag sinabi yun, kayo na po bahala, kumusga, ang sinasabi niya, mag-comment kayo. Mag-engage kayo sa post na ito. Mag-like kayo, mag-angry, mag-comment. Kayo na ang bahala, kumusga. Ano? Kaya ito ay yung nagbunsod noong nakita natin na peak doon sa CHR. Ito yung nagsimula ng ganong matinding, parang barrage ng galit laban sa CHR. Yung sinasabi raw ni Eta Rosales na, ayun nga, they should be treated with care, compassion, and dignity. Dapat hindi gumagamit ng fear strike daw laban sa mga maute. No? Kaya, ma-imagine ninyo, ano? Para masakit sa mata, basahin yung mga comments. Ano? Matindi talaga. Ano? At saka, problema dyan, ay wala tayong oras na ano, basahin lahat ng mga comments na yan. So, magdami ano, ng mga comments na yan. Pero malinaw na halimbawa ito ng fake news. No? Fake news. Dahil hindi na si Eta Rosales noon ang CHR. Ano? So, gayon din, marami, yung interesting sa Facebook page nito na OFWGME, ano, ay may mga tao rin na umaangal. Sabi nila, alam niyo, fake news na kinakalat ninyo. Ganyan, may mga engagement na gano'n na nagaganap. Pero na tatabunan, nalulunod, doon sa napakalaking buhos ng galit. Ano? At yung galit na hindi lamang simpleng galit na marangal, ano? Kundi yung galit na talagang, alam niyo naman, ang lingwahe ng trolling, ano, na matinding banat, no? Ngayon, okay, nakita natin number one na post na kinokomentuhan nung mga comments na yon, no? Number two ay ito, ano? Ayan, no? So, sino ito? Ayan, si Chito Gasco, ano? So, ito ay pinost nung May 2018, no? 9:50. Ano? So, magkalapit ang pagkakapost sa kanila, oras lamang ang pagitan. Nakatanggap ng reaksyon na umaabot sa 1,992,
2,145 na comments, 658 na share, 479 na like, 5 na love, ano? 11 na wow, 1,137 na anger. 1,137 na anger. Ito ang sa kabuuang buhay, ano? Kasi dalawang taon lang pinag-uusapan natin eh. Sa kabuuang buhay ng OFW Global Movement for Empowerment, ito ang ika-15 na pinaka nakatanggap ng angry reactions para sa buong kasaysayan ng pahina nito. Ano? Ayan. So ito ay isa sa mga top angry posts para sa Facebook page na ito. Basahin ko lang yung ano, nakasulat doon sa gilid. No? Breaking news! Ang sabi ni Gascon, CHR chairperson, tingnan nyo yan. Ano? Parehong araw lang yan. Eh, no? Maaring makasuhan si President Rodney Duterte ng genocide dahil sa mga namatay na Maute group. Hindi daw ma-resolve ang problema ng puro patayan na lang at paglabag sa karapatang pantao. Ang tanong, Hoy Gascon, ang Maute lang ba ang namatay? Paano naman yung mga sundalo at civilian na namatay? Ano? So, susunod. Kayo na po bahala ang humusga. No? So, yung ganyan. Sabi niya, oh, mag-comment kayo, mag-post kayo. Ayan, sabihin niya, no? So, yun naman, lubikahan na naman ang maging tinggalin dito, no? So, kita niyo kung paano sa isang banda, may nag-degenerate ng ganitong klaseng mga post. No? Meron ding isipin niyo may art. Ano? Ang pagkakagawa ng ganyang mga post. Ah, ito yung ikatlo, ano, na pinakamataas doon sa bahagi ng CHR. At alam natin, kung ngayon, may kaugnayan sa martial law. Ano? Yung mga usap-usapan doon. So, yung makabasa nyo naman dyan, no? Ilang porsyento ang suporta mo sa martial law sa ilalim ng Duterte administration? So, ang sagot mo yata ay 100%, 50%, or 25%. Yung suporta na yung porsyento ng suporta mo doon sa martial law. Survey po tayo. Suportado mo ba ang martial law ni President Rodney Duterte? Payag ka ba? Mag-martial law hanggang matapos ang termino ni President Duterte? Yes o no? Pakitudo ang yes kung payag ka. Salamat po. Please share. Hashtag we support martial law, etc. So, yung angry dito, 13. Ano? 13 lang ang angry. Ano? Sabihin, tuwan-tuwa, no? Ang karamihan ng mga tao doon sa panawagan na ito. Yung martial law, makita nyo, ito rin yun. Ano? Ito rin yung nasa martial law. Ito yung nagsimula. Noong nakita natin kanina, pagka-post nito, ito yung budyat ng pagtaas ng mga pagbanggit, ano? Pag-uusap-usap, ano? Doon sa pahina na yan tungkol sa martial law. Ito yung ikalawang suporta doon sa pagpip ng martial law. I am from Mindanao. I support martial law in Mindanao. Ano? Survey po tayo. So, mahilig sa survey. Ano? Mahilig sa survey. Ang mga actually sa mga ganitong pages. Ay kasi, it's a way of eliciting reaction. Not just a kind of passive or dead reading of the page. But, you know, it's a way of eliciting. And eliciting is important. It generates information. Diba? Yes or no, how much, no, how little. No? I am from Mindanao. I support martial law in Mindanao. No? Survey po tayo. Taga Mindanao ka ba? Suportado mo ba ang martial law? Yes or no? Please comment po para malaman natin. Pulso ng masa. Salamat po. Ayan, no? Hashtag, we support martial law. So, yan yung ano, no? So, makita nyo, ay pinosto May 25, ano? Nakatanggap ng reaction na umaabot, ano? Sa 6,240, 1,353 na comment, 5,370 na share. Yung mga pinopost nyo ba umaabot ng 5,370 na share? Yeah. Mahina pala kayo eh. The day before this post, sinuspin din ni Pangulong Duterte ang writ of habeas corpus at pinahintulutan ang pag-aresto ng walang warrant. No, doon sa Mindanao. No. So, makita nyo, talagang timely ang paglabas ng mga post. Ito pa yung number 3, ano, na pero pababa na yan, no, yung
yung mga reactions, comments. Ito hindi ganong attractive yung kanyang pagka-layout, no? Kaya siguro, parang napakasimple lang. Hindi ganong pinaghirapan. Kaya siguro hindi ganong naigani yung mga tao, di ba? Hindi katulad nitong, di ba, look at that, oh. Tignan nyo, look at that. Oh. Okay, saan yan? Parang ano, saan nag-ano nga. Dahil maklase na. Pero ito, may kama pa sa dulo. Ito, ay, may kama pa siya, ano? Maka matutulog siya. Anyway, ito na yan, no? Survey po tayo para malaman natin puso ng masa. Suportado mo ba ang martial law ni President Rodrigo Duterte? Yes or no? Pakitudo ang yes kapag suporta mo. Ngayon, may ikalawang tip pa tayo na tingnan. Di ba? Ano ngayon yung nagbunsod ng ikalawa na pag-anong martial law? Breaking news, just in, nag-file ng resolution ang mga Dilaw para ihinto ang martial law ni President Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Kiko Pangilinan, milyon-milyon na daw ang apektado sa martial law. Ang tanong, umabot ba ng 1 million ng abnormal sa Pilipinas? Kayo na po ang bahala kumusga. So maraming sabi mga abnormal, mga abnormal. Ito yung number 2 na nag-spike ulit, no? Ay bumabalik doon sa ano. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang nagamit o na reuse, no, yung no, sa CHR, pero ngayon sa martial law naman ang mga pangunahing pinag-usapan. So malakas pa rin itong post na to, kahit fake news. No? Fake news ito. It is very unfair to the Maute group, no. Duterte should not use airplanes. Walang kalaban-laban yung Maute group, ano? Kawawa naman sila, no. They should be treated with care, compassion and dignity. So paiba-iba yung wording ano ng mga quotes na sinasabing nanggagaling doon sa mga personahe ano na lumilitaw dito sa mga post na ito. Yung napapansin ko doon sa mga fake news na mga post ay yung lingwahe ay hindi yung kasing kinis ano tulad ng maasahan mo doon sa mga sinasabing individual na bumikas ng mga ito. Minsan ay yun nga yung pagkakasulat ay magaspang ano so siguro yun ay isang indikasyon na hindi ito nanggaling sa talagang quotation ano mula sa mga tao na yun. Kapag gumamit tayo ng n-gram analysis, ito ang lumilitaw na pinakamadalas na mga n-gram, no? So ang pinakamadalas ay karapatan ng mga na may frequency ng 10 sa buo ano at may length na 3. Ayan, karapatan ng mga. Dahil ang pinag-uusapan dito ay karapatan ng mga ano, di ba? Karapatan ng mga ganyan. Karapatan ng mga ganito. Ano? So, ikalawa, yung mga ganyan, wala kang karapatan. Ano yung isa pa, no? Wala kang karapatan. Pwede tanong sa'yo, sino ka pa? Wala kang karapatan. Di ba? Parang ganon. So, may iba't iba dito makukuha, no? Yung karapatang pantao ng mga, ano? Tignan niya, no? Ayon na best limit yan, no? Karapatan ng terorista, no? Ayon na best limit ako, no? Tatlo yung kanyang haba, no? Ang mga terorista, no? So, ang limit ito, karapatan ng mga terorista, 4 beses. Ng karapatan ng mga terorista, 3 beses. Ayan, no? So, tingnan nyo, no? Karapatan ng mga turista, ng karapatan ng mga turista, no? Et cetera, et cetera. Ang karapatan na... Ngayon, ito ay ang pinakamadalas kumabit na salita. Lumilitaw dito sa karapatan. Ano ang pinakamadalas kumabit na salita sa karapatan? Turista. Ngayon, English naman. Punta sa English, okay lang? No, parehong approach, no? Ayan, no? Number one, ang human rights. Ang human rights ay, no? Etc. Number 2, ang human rights ng, etc. Walang human rights, ano? No? Number 11 times yan, no? Na 3 ang length. No human rights for, number 4, no human rights for terrorists. No? No human rights for terrorists. No human rights for terrorists. No? No human rights for terrorists. No? So makita nyo, pareho rin. Kumbaga, walang ibang kumakabit sa human rights na ganito kadalas. Kung hindi, ay terrorists din. No?
So karapatan, kaugnay, terrorist. No? Sa human rights, kaugnay pa rin ay terrorist. Pero mas malinaw ang sinasabi dito. Sinasabi niya, no human rights for terrorists. Diba? Diba doon sa Filipino, karapatang pantao para sa, diba? Ganyan, or what, parang ganun. Pero hindi naman isinaad ng tuwiran o may ibang paraan ng pagsasaad doon ng parehong ideya, no human rights for terrorists. Kaya lumilitaw dito, ano ang CHR? Ano ang ginagawa ng CHR? Sa usapin ng martial law, sa usapin ng Marawi siege, anong ginagawa niya? Protector ng terrorists. Ano? Pinoproteksyonan ng mga, maraming mga salitang ginamit para sa kanila, no? Iba-iba. Pinoproteksyonan ng mga taga-CHR ang mga terorista. Ano? Lahat ng mga yan, ano? Mga dilaw, mga CHR, pinoprotektahan ninyo ang mga terorista. So ito yung paano yung buong ano, buong struktura nito, elaborate. Kailangan natin ng martial law. Ano? Sinasabi ng Duterte at ng gobyerno. At yung mga tumututol sa pag-implementa ng ating martial law, ano ba yung mga yan? Sila ay mga tagapagtanggol ng mga terorista. Nagtatago sa kanilang lipod ang mga terorista. No? Ano ang agenda nila? Kung bakit nila pinapagtanggol ang mga terorista. Kaya napakagalit, di ba, ng pahingan ito. Galit na galit yung mga nag-react. Ano ba naman yan, CHR na yan? Di ba? Yung mga sundalo natin, yung mga mukay, yung mga inosente, may mga pinugutan. Di ba? Ang ginagawa ng CHR, pinapagtanggol niya yung kalaban ng bayan. Kaya gusto kong isipin lang ang isang, siguro bago tayo magtapos, no? Yung isang parang conversation na doon sa comments na parang bumubuod doon sa ating mga pinag-uusapan ngayon. Bumubuod doon sa buong section na yun. Ito yung conversation. Galing sa Duterte sa mga sa FB page. Dapat wala ng human rights sa mga terorista kasi hindi talaga makatao ang ginagawa nila at napakaraming mga inosenteng buhay kung magpasabog sila ng bomba. Dapat niya ay firing squad agad sa luneta para di na makapinsala at hindi tularan. Ano? That's September 12, ano? 2017, ano? Ano? Tapos may comment, no? 100% agree because they know what they are doing. Sabi niya, no? Ayan, so, ayan, ano ba to? O, yung unang post ay, yung unang comment, 4:30 ng hapon. Itong ikalawa ay 4:54, no? Ayan. Kill all! Sabi yung isa. Yung isa, yes! Ano ba? Yeah. Exactly right! Yes, ubusin sila. Dapat lang. Sana. Kaya lang only in the Philippines. May human rights ang mga terrorista. Only in the Philippines. Agree. This is very difficult. If you want to read 5,000 pages of this, no? You can read it. Yan yung makukuha nyo from these kinds of discussion, no? So, ano yung mga na ipapakita natin ngayon, no? Na hindi na maiiwasan ang social media. Ano sa ating pag-unawa ng ating buhay, panlipunan, buhay pampolitika, at sa usapin nito ang ating patutunguhan ng ating bansa. Hindi na ito maiiwasan. Kailangan nating harapin ang social media, ang phenomenon ng social media, at iba't iba pang mga services katulad ng Facebook, Twitter, at iba pa. Kaya lang, paano natin gagawin? Paano natin harapin ang hamon na ito ng social media? Para magkaroon ng isang makabuluhan at makatao na conversation hinggil sa politika at hinaharap ng bansa. Sa mga issue talaga na kailangan natin matalakay bilang isang pamayanan. Diba? Paano ngayon magamit ang Facebook sa isang, at iba pang mga social media, iba pang mga daluyan, kahit hindi pa yung mga commercial. Ano? Tulad niyan, mga dambuhala na yan. Sa ating mga usapang pampolitika. Pero ang malinaw ay hindi ito na maiiwasan natin. Hindi natin pwedeng talikuran. Hindi natin pwedeng iyan na lang yung ating i-activate na lamang dahil nasa tayo sa lahat ng mga daliliyan. Ano? Paano? Pero ang tanong ay paano? Ang isang paraan para magawa ito, pag-aralan natin ang ganitong klaseng mga data. Suriin natin
pag-aralan natin. Tingnan natin kung ano yung mga paano tayo makapagpapaloob dyan ng mga mas makabuluhan at mas makatarungan ng mga usapin. Diba? Pero ang pag-aaral niyan ay may mga technique, no? Tulad ng aking napakita ngayon. So yung mga technique na ito ay kailangan natin unti-unting makasanayan na gamitin. At ang interesting dyan, doon sa aking, halimbawa, doon sa partikular na datos na nais kong, na tinalakay ko noong dalawang taon na yon, ay kung tayo ay maglakbay-lakbay no, sa loob ng datos na yan, tingnan ang iba't-iba ng mga direksyon, angulo, no, at sumuri, marami pang iba pang mga anomalya at iba't-ibang mga anyo, mga hugis ng mga datos na makita natin. Kailangan lang natin ay, kumbaga, maglakbay sa loob ng datos na ito. Na hindi din madaling bagay. Ano? At mga at siguro, sa ating mga ay maraming mga pag-aaral masusulat tungkol dito. So siguro, ganda na muna yung lecture.